Ngayon po pala ang umaga po sa inyong lahat, mga sir, mga madam. Dito po ako ngayon sa bayan ng Mungkada, Tarlac. So meron akong tinitignan dito na farm lot. Ang tinatanim po dito sibuyas. So may dalawang mangga sa dalawa. Tapos puro kawayan. Meron itong 50 meters frontage. So napakaluwang din po. So dito sa part na ito, halos sibuyas daw eh. Sibuyas, mais, ganun yung mga tinatanim. So makikita doon, may mais doon sa part na yon, sa katabi niya. So dito sa part na ito, so pahaba ito, back to back road. So babalikan natin para may drone, kasi naiwan ko yung drone ko para po ano. Ang tanim po dito may mga saging. Usually ito talagang sa sibuyas lang. So may deep well na, wala tayong maging problema sa deep well. May mga mahogany, ayan, mahogany po yan. Mahogany po yan, yan, mga mahogany. At the same time, hanggang dun po yung frontage nito. So, ito naman po ay 8.5 hectares back to back road. Mula dito sa barangay road na ito. Tapos meron pa dun sa dulo. So, babalikan natin para ma-drone. At ang gagawin ko na lang, mamarkahan ko na lang po muna sa may Google para makita nyo po yung shape ng lupa. So napakaluwang at napakaganda nito. Marami rin pong inaani daw na pag sila ay nag-aani. So yun lang, ay ito po ay malapit lamang sa mismong ang tawag doon, yung sa mismong ano, town proper. Napakalapit lamang. So dalawa yung deep well niya. Ayun, makikita nyo, ayan, pupuntahan natin mamaya po yung deep well niya. So ito yung barangay road. Ito naman yung road na magdudugtong sa pinuntahan namin kanina. 8.5 niya ding 8.5 isang titulaw. May isang titulaw nakanagan kanya da. Sige. Ayan, nakapangalan po sa kanila. Ito yung daan kanina na dudugtong sa almost 4 hectares na tinignan namin. Ang kalagyo ti boundary na anti-grain so nasa 50 meters dito pa pala yung ano. So 50 meters frontage, maigit yung kanyang ano frontage. So napaka lapad. Ito po yung may kawayan ulit siya dito. Kawayan ulit ito. Ito yung mismong ano boundary. Itong part na ito. So mayroong pang kahoy dyan na ano, tawag doon yung ginagawang unan. So napakaluwang. So itong part na ito dudugtong doon sa tinignan namin doon na 4 hectares. So nauna kong na-i-vlog. So ito naman 8.5 hectares malapit sa town proper, siguro nasa 2 kilometers mahigit ay nandito ka na sa mismong area. So napakaganda po nito at malapit lang. So residential area na siya. Kung gusto mong i-subdivide lot, pwede naman. Pwedeng-pwede po. So buhay naman yung seller po natin. Ayon sa ating mga kasama, buhay na buhay. At iisang titulo lang, 8.5. Yan yung boundaries niya. Yan, tapos diretsyong pa ganun. Diretsyo po siya. Hindi nakasali yung manggahan. So dito lang. So dalawa ang deep well, sa dito tsaka isa dun. Ewan ko kung mayroon pa dun sa dulo. Hindi natin, wala na siguro, baka dito lang. So muli, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. At ito po ay bayan ng Mungkada, Tarlac. At merong farm lot na inaalok po sa inyo. May dalawang mangga. Hindi po kasali yung manggaan dyan. Diretso po yan. Tapos nagpaganon siya konti. Tapos pagganon, parang style baril siya. So ilalagay ko na lang dito sa dulo ng video yung mismong sukat ng lupa o yung shape ng lupa. So back to back road meron po doon. Babalikan natin to para ma-drone, para makita po ninyo. At sana magustuhan nyo po ito dito sa bayan ng Mungkada, Tarlac. At ang presyo nito ay 300 per square meter.
Sagot po nila ang capital gain tax, syempre ang agent fee. Yun lamang po yung sagot ng seller po natin. Kung makakatawad mo po tayo, samahan na lang po namin kayo para tumawad. Pero ang binitawang presyo po ay 300 per square meter. So sa lugar na ito, pasok na pasok po yung 300 kasi mataas po talaga ang bentahan dito sa lugar na ito. So sana magustuhan nyo mga sir, mga madam, at pakitawagan nyo po ako sa aking numero na nakalagay po sa aking screen at aking Facebook account na nakalagay po dyan. So ulitin ko, bayan ng Mungkada, Tarlac, 8.5 hectares, 300 per square meter. Nakapangalan po sa seller po natin ang title, Buhay na Buhay po. Walang extrajudicial settlement. Sagot po nila ang capital gain tax at agent fee. So ayun muli, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. God bless you all.